Leonardo Manicio ay pinanganak sa Sabang Dasmariñas, Cavite noong March 25, 1925. Ang ama ni Leonardo na si Juan Manicio ay isang politiko na sinasabing ipinatumba ng mga kalaban nito sa politika noong 1944. Naging tanyag si Leonardo sa mga illegal na gawain nito, naging sikat na gangster. Nakuha niya ang bansag na Nardong Putik dahil daw sa tuwing tinutugi siya ng mga otoridad ay nilulubog daw ni Nardong Putik ang kanyang buong katawan sa putikan. Dahil dito ay biglang naglalaho at nakakatakas si Putik. Ang kanyang anting-anting daw ang dahilan kung bakit nakakaiwa sa disgrasya at pagkahuli si Putik. Ano ang mga nagawa ni Nardong Putik? Base sa dokumento ng Philippines Constabulary, sangkot si Putik sa iba't ibang kaso tulad ng kidnapping, panloloob, pagpatay at iba pa. Sinasabing kasama din daw si Putik sa Maragondon Massacre noong 1952 at sangkot din daw si Putik sa pagtumba kay Lieutenant Colonel Laureano Maraña noong election taong 1957. Sinasabing nagtatrabaho din daw si Putik sa mga tiwaling politiko upang umangat ito sa kanilang pwesto. Unang nahuli at nakulong si Putik sa Imus, Cavite noong 1953, ngunit siya ay nakatakas mula sa Philippine Constabulary. Makalipas ang 2 taon ay muling nahuli si Putik taong 1955 noong sumuko ito kay Lieutenant Federico Navarro ng 117 PC Company matapos ang 45 minutes na palitan ng putok sa pagitan ng grupo ni Putik at Philippine Constabulary. Subalit sadyang matinik si Putik dahil nakatakas na naman ito noong October 1969 at nagtago si Putik sa tulong ng mahihirap na mga magsasaka sa Cavite. Noong February 10, 1961, itinumba ng grupo ni Putik ang 2 ahente ng Narcotic Division ng National Bureau of Investigation o NBI na nag-iimbestiga sa isang marijuana plantation kung saan sangkot si Putik. Dahil dito ay nagalit ang NBI. Kaya noong October 10, 1971, sinimula ng operasyon para pabagsakin si Putik sa pamumuno ni Agent Epimaco Velasco. Sinunda ng NBI ang minamanayong sasakyan ni Putik. Matapos ang matinding habulan ay na-corner si Putik at dito na umulan ng bala sa sasakyan ni Putik. Namatay si Putik sa edad na 46 years old. Maaga man namuhay sa maling pamamaraan si Nardong Putik, may nagsasabing may nagawa pa rin siyang maganda para sa mahihirap niyang kababayan. Pero ang kasalanan ay kasalanan pa rin na kailangan niyang pagbayaran. Si Benjamin Garcia o mas kilala sa tawag na Ben Tumbling ay isinilang noong June 7, 1957 sa Dampalit, Malabon. Sa Malabon, nagsimula ang kasaysayan ni Benjamin Garcia alias Ben Tumbling. Nakuha ang alias ni Ben na Ben Tumbling dahil sa husay nito sa pagtumbling, na lalong nahasa dahil sa pagiging stuntman nito, na sa kalaunan ay nagamit niya upang makaiwas o makatakas sa kamay ng mga pulis. Dahil sa hindi sapat ang kinikita niya at minsan ay matagal siyang mabigyan ng proyekto bilang stuntman, ay napilitan siyang pumasok sa mga illegal na gawain. Nagsimula siya sa pagnanakaw at pang-hold up. Dahil dito ay kinatakutan si Ben sa kanyang mga gawain. Naging mailap si Ben sa mga pulis, mabilis itong nakakaiwas dahil sa mga posibilidad na maaaring mahuli siya dahil sa mga timbre ng kanyang mga kadikit na pulis. Kadalasan sa mga ninanakawan ni Ben ay ang mga nakaparadang sasakyan. Pinapasok niya ito at kinukuha ang mga pwedeng mapakinabangan. Dinadala niya ito o binibenta sa isang lugar na protektado ng kadikit niyang pulis. Binibenta niya ito sa murang halaga, kapalit ng proteksyon at timbre ng mga kadikit niyang pulis. Napag-isip ni Ben na magsolo, ngunit kalakip nito ang pagkawala ng kanyang proteksyon at timbre galing sa kanyang mga kadikit na pulis. Ikinagalit ng mga pulis ang pagsasolo ni Ben. Dahil sa alam ng mga ito, ang galawan ni Ben ay madali nila itong nahuli. Dito ay nakaranas si Ben ng sobrang masamang trato at maging ang maselang bahagi nito ay pinakailaman. May mga nagsasabi na maging ang asawa ni Ben ay pinakailaman ng isa sa mga pulis na labis na ikinagalit ni Ben. Dahil sa mga nangyari, namuo ang pagiganti at labis na galit sa isipan ni Ben. Sa paglaya ni Ben, tinuon niya ang sarili sa mga illegal na gawain nito at lalo pang pinalawak. Nasangkot siya sa sunod-sunod na pagkakadisgrasya ng mga pulis
Tinatayang 7 kada buwan ang bumabagsak sa kamay ni Ben. Sinasabing ito daw ang mga nagpahirap kay Ben at nagsamantala sa asawa nito. Matinding pamamaraan ang ginawa ni Ben upang mapasakamay niya ang kanyang biktimang pulis. Minsan ay nagpapanggap itong tindero at jeepney driver. Kapag siya ay nakakita ng pagkakataon ay walang habas niya itong itutumba. Sa kabila ng mga masasamang gawain nito ay pinamimigay niya at itinutulong niya ang mga kinikita nito sa mga illegal na gawain nito sa kanyang mga kaibigan, pamilya at maging sa mga kalugar nito na nangangailangan dahil dito ay marami ang nagmahal sa kanya. Maagang nawala ng asawa si Ben kaya ang buong oras na pangungulila ni Ben ay sa isang disco bar niya nilalaan. Dito ay may nakilala siyang isang babae, isang GRO, guest relation officer o isang bar girl. Madaling nahulog ang loob ni Ben dito kaya napadalas ang pagdalaw niya sa nasabing disco bar at ang impormasyong ito ay nakarating sa mga pulis Malabon. Binuo ni General Narciso Cabrera ang isang grupo ng mga pulis na huhuli at tutuldok sa pamamayagpag ni Ben. Ito ay tinawag na Special Mission Group o SMG na pinamumunuwa ni Captain Ernesto Jocno. Agad na nagmanman ang mga ito sa nasabing disco bar, ngunit ilang araw ang lumipas walang Ben ang lumitaw. Dahil dito ay nagtanong ang mga pulis sa mga empleyado ng bar at dito nila makikilala ang babae na madalas dalawin ni Ben. Nag-offer sila ng malaking halaga sa nasabing babae upang kutsabahin nito. Tinanggap naman ng babae ang alok ng mga pulis. Pinapunta ng babae si Ben sa bar. Dito ay sinabi ng babae na maghintay ito sa isang tindahan malapit sa bar. At dito ay biglang ginulantang ng mga pulis si Ben. May dalawang bersyon ng pagkamatay ni Ben. Una, ang bersyon ng mga pulis. Ikalawa, ang bersyon ng mga kapamilya ni Ben. Base sa bersyon ng mga pulis ay noong makita nila si Ben sa isang tindahan ay hindi na nila ito pinaporma. Dito ay pinaulanan nila ng bala si Ben. Pero nagawa pa nitong magpaputok at tinamaan sa paa ang isang pulis. Base sa lumabas sa pahayagan ay ikinuwento ni Lieutenant Edgar Imaw kung paano o ano ang eksaktong nangyari sa engkwentro nila kay Ben. Base naman sa version ng mga kapamilya ni Ben, ay nagbaril ito sa sarili noong malaman nito na pinaliligiran na ito ng mga pulis. Ibinahagi ng kapatid ni Ben na dinidiin daw nito na hindi ito papahuli ng buhay at naniniwala ito na kapag sinabi ni Ben ay gagawin ito. Naniniwala ang pamilya ni Ben na iisang bala mula sa sentido na galing mismo sa baril ni Ben ang tumapos ng lahat. Noong araw ng libing ni Ben ay libo-libo ang nakipaglibing na ikinagulat ng marami. Sa dami ba naman ang natulungan at nagmamahal kay Ben? Mula sa puntod ni Ben ay may nakalathalang tula na binaboy ng mga taong walang magawa.